Oh my gosh, alam mo yung mga picture natin nun, yung apuputi ng mukha natin. Rica, maganda ka naman nun. Ano naman ang mukha hindi, ko? Hindi, hindi. Yung ang parang... Ang mukha ko nun ay moja ko. Parang wala tayong knowledge of ano nun eh. Yung good makeup. Alam mo kung paano ako mag-blush on nun? Ginagaya kita? Parang beach look? Ay, oo. Nauso yun noon eh, no? Yung ilong mo dapat may blush on. Ganyan kami mag... Alam mo, hanggang ngayon, ganyan pa rin ako. See, sa'yo ko nakuha yun. Sabi ko, uy, grabe. Ah, ganun palang mag-makeup. Guys, maniwala kayo. Si Toni na nagsasabi. Trendsetter ako dati. Uy, si Rica ang aming it girl nun at trendsetter. Siya ang nagturo sa akin na... Makinig kayo. Akala ko, ganun mag-blush on talaga. Ganito mag-blush on si Rica sa asin. Pag isang diretsong ganun. Wala! Ginawa ko sa mukha ko! Ay, kaya mo dya ko. Kaya yung mga 2005 era ko sa ASAP talaga. Wala ka maasahan sa mukha ko. Hi everyone! Welcome to the vlog! And welcome to my kitchen! Na hindi nyo masyadong nakikita dito sa vlog because never ako nung dito. No, hindi naman totoo yun. I do some dishes on my own and I also bake pa some things from time to time. So I do frequent the kitchen din naman. I just don't show it that often on the vlog and my social media accounts because probably kasi hindi ko naman talaga skill set yung cooking. Today, I'm going to share with you a recipe that I've repeatedly made for my family and they love it. Kasi pamilya ko sila, so baka kaya they love it. Gusto ko sana patry sa inyo, kaya lang mahal ang shipping fee. So I'm gonna share with you the recipe and the process. And it's gonna be at the description box below as well. If you are interested to follow me and make it, this is a gluten-free banana bread. Another thing that will make this vlog different is that somebody else is going to taste test my baking. Oh! Kaya ako kabado. Kasi hindi lang pamilya ko ang kakain ng bread na ito na pwede akong bulahin any time of day dahil mahal nila ako. Ang makakapag-taste test ng banana bread ko ay walang iba po kung hindi si Miss Toni Talks. Yes! It's going to be Toni Gonzaga, who is a friend of mine but I haven't seen her in years, I think. Kapala mukha ako, no? Na hindi man lang ako magaling na baker. Samantalang siya, nagbe-bake-bake siya ng mga cookies niya, di ba? Pero papatikimin ko sa kanya. Tapos tingnan natin kung sasabihin niya, I trust naman hindi siya maglalay kasi truthful naman siyang tao. Kaya kinakabahan ako, guys, pag-pray niyo ako. But she's gonna taste this as I ask her a few of the questions that I've been meaning to make her kamusta with for quite some time now. Probably by the time that this airs, you've already seen the vlog of Toni with me. I was so honored when she asked me. I saw the roster of people that she would interview and I was like, ay, grabe, kasama ako sa mga kagalang-galang na mga tao na yan. And I really am so honored to be a part of that show. And so now, I am just a girl standing in front of overripe bananas ready to turn them into banana bread. Sinasubstitute ko ng coconut flour. And this happened by accident when one time naubusan ako ng almond flour. And I had only coconut flour dyan sa pantry ko. So 2 cups of almond flour and then one half of the coconut flour. And it worked! It was good! Oh,
It is already 11:23 and Rinelda is right there. Sabi ko siya na lang mag-abang kasi umiiyak na yung anak ko sa taas. We'll see what comes of it. I'll do the frosting tomorrow morning. For now, I will trust na nagbe-bake siya ng bongga dyan. These two are having their midnight snack. And we're waiting for your bread. This is not for you. What? This is... So finally, this is the bread. So that's inside. And I'm gonna bring it to my taste tester. Oh, it's perfect. Why do you think it's burned? No, outside it is. Is it? Oh, it's really moist and soft. Who's Toni? See, it's the best when it's freshly made. Who's Toni? Toni's gonna come tomorrow. Tita Toni. Oh, yeah? Well, how about this? What? Are you gonna make your cream cheese? Yes. Is it good? Yeah. Aasahan kita. Okay, you're gonna meet Tita Toni tomorrow. Okay. Hello, everybody. Good morning. I'm in my kitchen again, and today I'm going to do. So today is the day that Toni is coming to the house, coming to town. Para talaga siyang si Santa. What I'm gonna do today is classic cream cheese frosting, but instead of powdered sugar, I'm gonna use cocoa sugar. So all that I'm gonna need for today, mabilis lang to. Cream cheese, I've got butter, trust nyo na lang nandiyan yung vanilla, the sugar. So here we go. I wish you could smell this. Mahilig kayo sa cream cheese. Ang sarap nito. Oh, sige na. Game na, ha? Oh, sige. Ayan. Ang dami nating chika, no? Before, before ano talaga. Okay, iba ako. Oh, ayan. Oh, sige po. Eh, oh, masyado. Nakakatawa yung ano ko. Kasi ano po, tayo-tayo lang productions tayo, tayo production. Po. Yan ganyan tayo po, ngayon. Na ganyan lang din kami pandemic. Dati eh, sa ASAP, na kami-kami lang din. Ang alam mo, papagilitan ako ng editor ko nito. Sasabihin niya, ba't grabe ang okay. Framing mo, no? Pero sige, pwede. Hindi, para dito mo i-insert yung picture mo ng ASAP. Alam mo kung paano ako mag-blush on nun, ginagaya kita. Para beach look. Ay, oo. Nauso yun noon eh, no? Yung ilong mo, dapat may blush on. Ganyan kami mag... Alam mo, hanggang ngayon, ganyan pa rin ako. Kasi sa'yo ko nakuha yun. Sabi ko, uy, grabe. Ah, ganun palang mag-makeup. Guys, maniwala kayo. Si Toni na nagsasabi. Trendsetter ako dati. Akala ko, ganun mag-blush on talaga. Ganito mag-blush on si Rica sa asa. Pag isang diretsong ganun. Wala! Ginawa ko sa mukha ko! Ay, magkaya mo dyan ko. Kaya yung mga 2005 era ko sa ASAP talaga. Wala ka maasahan sa mukha ko. Kasi dapat pala yung mukha ko kinukontour dito. Yun pala yung ano. Yun di ba kasi ngayon, yung pagka maraming mga makeup tutorial, di ba ginagaya mo? Pag gaya mo, parang hindi ko nagaya ng mukha. Bakit parang sumabrang pangit ko naman. Siya kasi maliit yung mukha niya. So, nag-work sa kanya yung... Ano tawag dito? Isang diretsong blush na hanggang ilong. Pag ganitong maraming parking space yung mukha mo, ayun ang ganyan meron. Hindi! Alam mo, hanggang ngayon. So kasi ganito lang. Alam mo, itong mukha ni Rica, ito lang. Ang dali. Di mo yung akin, ha? Oh, ito pa. Ano naman yung yari? Alam mo, napaka... Pagtinti ako yung ano ko, parang maga yung face ko dati. Pero anyway, Rica, are... kung maga yung face mo, bloated na ako. Hindi, ganito na lang. Let's just say na happy kasi ako sa itsura ko today. Mm. Alam mo yun? Kasi yung parang pagdati, parang ano yan? Ano yung suot ko? Ano yung makeup ko?
So ngayon, parang feeling ko, it's the first time in my life that I feel comfortable in my skin. Oh, diba? May ganon. After ilang years na ngayon lang namin nahanap tong comfortability na to. My God. Hi guys, well, let's welcome. I know, dami-dami. Akala nyo ba, kanina pa dapat nagro-roll to, pero dami-dami pinag-usapan, including aeroplano. Pareho pala kami ni Rica takot mag-airplane. Ay, siguro sa isang episode na lang yun. Mm-hmm. Yung mga nanay na takot sumakay ng aeroplano. My God. Hi guys, eto na. So, dinocument ko kasi yung pag-bake ko nito. Ah. At, alam mo, itong masasabi ko lang sa'yo, Tin, ha? Hindi ako nag-bake for anybody else. Why yung mga anak ko lang ang nakakatikim niyan. Tsaka yung mga super dumadalaw sa amin. Tapos wala na ako ibang ma-offer. Sige, kainin mo na lang yung banana bread. Pero naisip ko, banana bread ba to? That is banana bread. And it is made without sugar. It's only honey. Ano pa ba? Yun lang din. Ano tong cream? Okay. Made with almond flour to. So, gluten-free siya. I don't know if you've heard of yung mga gluten-free ganyan. Nakita ko sa mga ano mo, ref tour. Grabe nga yung... kailangan ko kasi may thyroid thing ako. So, sabi nila, pag may thyroid problem ka, best to avoid gluten. So, I got into mga gluten-free food. And then, itong frosting na yan, ano yan, cream cheese frosting. So, you can taste it and tell them the truth. Kung... back to ano na lang ako. Tapos habang tinatanong back kita. Back to preservatives na lang ba ako? Or na-enjoy ko itong healthy. Oh, this is the healthy stuff. Tapos sasaw-saw ko. Pwede mo isaw-saw kung gusto mo ng medyo may konting lasa, ganyan. May lasang ano? Ano? Banana. Ang restaurant. Wow! Pero may order mo sa ano? Ha? O hindi ko dahil sinasabi ito ah. Hindi, honestly. Ini-expect ko kasi nag-try din ako nun eh. Ay. Healthy. Bumalik ako sa unhealthy. it's not sweet na super sweet ah. It's sweet na tamang-tama. But I think lang. Hindi siya overwhelming sweet. Oo. May kalasa to eh. Hindi nga talaga. Ayun nga yung sabi ng asawa ko. Tinatikim ko kasi kagabi. Sabi din niya may kalasa? Hindi, sabi ko, love, yung totoo ha, sabihin mo. Kasi iba yung titikim mo. Tapos sabi niya, just warn her that it's not a sweet banana bread, okay? It's not a dessert banana bread. Hindi, para yung sa mga in-order mo sa mga lobby ng hotel. Guys. Diba? Okay. Hindi nga. Oo. Okay, so, pwede ka nang pasukin na career to kung di talaga mag-work yung vlog. O diba, ang dami namin fallback? Pwede ano? Eh, kung ano na rin ang fallback ko eh. Alam nyo, ganyan talaga pag pandemya. O sige, speaking of pandemic, gusto ko ngang matanong to sa'yo. Kasi you're known as a woman of wisdom. Wow! So, gusto ko itanong sa'yo, di ba, nag-pandemya. What has the pandemic taught you? Ang laki ng naturo ng pandemic na it will take a universal timeout pala to get to know who I really am as a person, what I want and what I don't want to do, what's important in my life, and to keep what's only essential. I see. And what is... ano yung essential? Alcohol. Just. Yes. Okay. Plugging. Ano yung essential sa akin? Alam mo, yung kumain ka ng 3 times a day, healthy yung anak mo. Ang cliche na itong sagot ko eh. Pero gumigising ka, katabi mo yung asawa mo, tapos yung anak mo. Nati-take for granted mo yun, yung may gumigising ka, may kasama ka. Kasi di ba dati, nung walang pandemic, pagising mo, bug, shower, alis, trabaho, reach for your dreams, yeah. Explore the world, pursue what you want in life. So, nakakalimutan mo i-cherish yung what you have. Kasi you are after what you don't have yet. Tapos nakakalimutan mo tumingin na, this is what you have. Tapos ma-realize mo, oh, this is all I need pala. Akala ko kailangan kong maging super, super successful pa. Akala ko kulang pa yung mga nagawa ko. So, sige, ikaw naman, pakamatay ka na dyan sa labas ng bahay. Oh, trabaho, trabaho. Pakamatay ka na para ka mag... I know that feeling. Diba? Tayo magsasaka na talaga. Ha, kailangan magtanim na magtanim para pag ano, aanin. Tama, hindi mo pala kailangan din. I mean, kailangan mo siya, pero hindi siya yung driving force mo pala in life. Oo, nagkaroon ng shift sa perspective. Yeah. And I think, yun nga yung na-afford sa atin ng pandemya, na may time tayo to really stop and look at what we have and not what
we don't have. Kasi there, di ba, sabi nila yun, sinabi ni Joel Austin yun, hindi ko makakalimutan yun. When you wake up in the morning, you have two choices. Be grateful for what you have or complain for the things that you don't have. Madalas ako dun sa complain. Nagumanong pa ako. Madalas ako dati dun sa complain. Sabi ko, naku, wala pang ganito. Naku, wala pa. Hindi mo pa na-achieve yung ganito. Ganyan. Kasi di ba, syempre pag nakapasok ka sa industry na meron tayo, parang you will never be enough what you have achieved, what you have done. Parang you're always thinking na, hey, I can be better pa. I can, ano. You're torturing yourself. You're so hard. Mm-hmm. Tsaka, gising ka, pagod ka na. Kasi kakahabol mo for something na hindi mo naman pala kailangan habulin ng gano'n. Oo, pwede mo siyang habulin, pero hindi mo siya kailangan habulin. Okay, alam ko na maraming naturo ang pandemya sa atin. Oo. Pero I'm pretty sure marami rin naturo ang motherhood sa'yo. Ilang taon na si Sevi? 49. 4 siya, pero talaga parang 49 na siya. Para talaga siyang din yung anak ko, yung mature, ano? Mm-hmm. Oo. Ano ang biggest lesson na naituro sa'yo ni Sevi? To be present. Wow. Na-realize ko, I was never present. I was there. Ni-breastfeed ko siya for 1 year. Pero my mind is not totally where I am. Binasa ko yung book ni Eckhart Tolle. Yung The Power of Now. Yes, yes, yes. So, people are never present in the situation they are right now. Like, ngayon, I am present. I am enjoying this banana bread kasama ko si Rica. But before pandemic, nandito ako pero yung utak ko sa Segway na kasi ako after. May ganun ka ba? Yes! Nandito ako sa church pero mamaya meron kaming dinner. So, yung utak ko, inaayos ko. Mamaya, di ba? So, we are never really present. And then, sinabi ni Robin Sharma, ako, nakalimutan ko yung sinabi niya pero itatry ko i-phrase. Hindi, ang ganda na sinabi ni Robin Sharma that what you have right now in front of you is the only thing that's real in your life. So never take that moment for granted. Kasi ito lang ang real sa ngayon. Yung mga dreams namin hindi pa natin alam kung mangyayari yun or yung anak natin na kung ano mangyayari. Hindi na natin kasi it's not yet happening. But what's important right now in your life is what's in front of you because that's the only thing that's real. So be present. Alam mo, ganyan din talaga nagagawa ng bata, ano? Kasi kung wala kang, kaya nga minsan yung mga takot magkaanak, sinasabi ko, hindi magkaanak na kayo. Alam mo, dami mo matututunan at mababago kanya for the better. No? Actually, hindi kanya mababago. Matatap niya yung inner you na, yes, ay, ako pala to! Correct! Natatago lang na anak mo lang ang makaka-unlock kasi ikaw makaka-discover. Ay, para aminin mo yan, nung puyatan mo sa taping, walang sinabi sa puyatan sa anak. Naman! Diba? Kaya natin nun, segue to segue. Pero yung puyat ng newborn, kaya nga, may love and may joy na kasama ang hormones natin. Dahil kung hindi natin kaya yun. Ngayon, ang tanong ko, ano naman yung ganun ni Paul sa'yo? Alam mo, I've always wondered. Hindi ko pa siya nauupo ng nakakausap na si Paul. Hindi. Ang alam ko lang, mahilig siya sa black t-shirt. But I always wondered, what was it about Paul na parang sabi mo na, ito na? You know, honestly, what I found in Paul is that when I met him, he's an original. Hindi siya, yung mga narinig ko sa kanya, yung mga values niya, yung mga principles niya in life, yung how he views life. Kasi iba yung upbringing ko, tsaka iba yung thinking ko dati na parang, oh, kailangan kong gawin to, dapat kong gawin to, kasi ito ang expected sa akin. Tapos he talks to me in a way na parang he awakens my mind. Tapos sa kanya ko lang maririnig yun. Minsan nga, nagsasalita yun. Feeling ko, sabi ko, alam mo, hindi siya nagsasalita. Feeling ko si God to, dumadaan lang. The way he talks to me and speaks to me, he always awakens something inside of me. And hindi siya cliche, pero for me, your partner should be someone who brings out the best in you. When he taps that inner core of you that makes you the best version of yourself, you're with the right person. Doon naramdaman ko yun sa kanya. Na parang he never sees my flaws. Di ba pag introvert tayo, mataray tayo, may masumi tayo minsan. Diba? Introvert kasi ganyan, may mood swings. Pareho eh. Kasi kami. Oh. Pipitik tayo eh. Napapalampas niya yun kasi alam niya kung nakita niya yung core ng heart.
Mm-hmm. Kung na parang kahit minsan, iba yung tingin sa'yo ng tao, ganyan. Pero kilala niya kasi yung inner, you know. So, he sees the beauty in you. Mature talaga siya than you, no? Ganun ba? Super mature. I think ganun naman yata yung kailangan talaga natin. Na ganun din ba sa'yo si Pastor? Kasi malakas ka rin klase ng babae, di ba? Ikaw din! Di ba? Parang very dominant personality. So, it really takes someone na who can say, ano ka nagsasubmit? Nahirapan ka ba doon? Ang hirap nun ah. Hindi, kaya kumuha ka ng matalino. Ang hirap mag-submit, no? Pahingi ako ng matalino. God, kasi kung di matalino, hindi ako makasubmit. Last question ko na lang sa'yo. Hmm. Shepherd, di ba? Ilang taon ka na artista? Or yung career mo started when? 1997 ako nakapasok SEMA. Yung, alam mo yung nakapasok ka, pero hindi mo alam kung belong ka. Oo, pero officially, parang 1997. Dahil lang, ganyan, no? Mm-hmm. Rica Peralejo ka na nun. TGIS days, rated R. Oo, naman na. The serious at all. Hindi alam ng mga tao. Pag nag-artista ka kasi, may costs din yun on your personal life, lalo na, no? Ano ang hindi mo nagawa dahil nag-choose kang maging artista? May ganun ka ba? Siguro yung mag-aral, yung matapos ng yung formal talaga na schooling. I mean, I've taken a short course, may certificate, pero hindi talaga yung parang sa'yo natapos yung schooling. Yun yung major na sacrifice ko. Kasi ever since I can't remember, yun naman talagang gusto ko, yung makapasok sa industriya. Kasi ang parang for me, ang lawak ng field ng entertainment, na parang ang dami mo pwede i-explore sa sarili mo, sa industriya, tapos pwede mong ma-discover na, uy, baka kaya ko to, baka kaya ko rin to. Alam mo yun, parang ganun. Siguro yung studies. There was one time nung 2019, I was supposed to go back to school. But of course, life happens. Yung mga, di ba, mommy, wife, tapos may trabaho. It happens eh. Tapos, it takes a backseat. Kasi, at the end of the day, yung priorities mo nag-change. Kasi di ba yung priority mo naman for yourself, medyo nabababa mo na ng konti yung pagnanay ka na eh. Correct. Kasi they comfort, well, your relationship with God, your husband, your and kids. And then your kids. And then it can wait. So what I did na lang nung 2019 was, I made a pact to myself na hindi ako makabalik sa school, pero I will commit to one book a week to inform myself. Parang ako ngayon, I don't read for pleasure. I read to gain knowledge. I read to learn. Meron akong i-recommend sa'yo. But since we're there na, I want to know, what is your favorite book? Or books? Kasi mahirap pag one lang eh. Ang dami. Marami akong favorite books. Oo. Madami. Gusto ko yung Creativity Inc. Yung story ng Pixar. Oh, okay. Ganda. Tapos gusto ko yung book ni Bob Iger, president ng Disney, Ride of a Lifetime. Ego is the Enemy, number 3. Tapos, I like Robin Sharma's The Monk Who Sold His Ferrari. Tapos, 5 ko is yung Shoe Dog by Phil Knight, the owner of Nike. Oh, so mahilig ka dun sa mga parang autobiographies ako. Yung Becoming din ni Michelle Obama. Gustong-gusto ko. Kaya lang nabasa ko yung book ni Ma'am Charo. Mas nakarelate ako kay Ma'am Charo. Kasi syempre, Philippine setting. Tapos yung mga story about ABS-CBN growing up. So, if you were to write, I'm pretty sure baka may nag-offer na sa'yo nito. Pero kung magsusulat ka ng libro ngayon, or kahit hindi ngayon, kahit in the future, what is a dream book project that you would write? Yung struggle ng coping up with rejection, siguro. Ooh. Actually, sinasabi ni Paul sa akin yan, why don't you write a book, write your story? Yeah, hey, I have my journal, pero I feel like I'm still... I'm writing, pero journal. Kasi feeling ko nasa chapter 5 pa lang ako. O mas marami pa akong mapagdadaanan sa buhay. Tapos, iaano ko na lang yun. And maybe that book, maybe... hindi ko siya ma-publish, or that book na isusulat ko, maybe I can just give it to my kid or to my grandkids. So they will just know yung journey na pagdaanan ko sa buhay. Well, I read this book by si Shari something, CEO siya ng Harpo Network. Ang title ng book niya is A Beautiful No. Oh, okay. Gustong-gusto ko yung story nun. Parang siguro it has something to do with that. That it doesn't matter how many no's you receive in life, it doesn't matter how many people turn you down.
what matters is how you persevered. Parang ganun siguro. Up to this day, I'm still struggling and coping up doon sa mga past rejections ko when I was struggling to get into the business. Parang hindi ka makaka-get over doon sa feeling na yun eh. Nagre-refer surface siya eh, na iti-trigger na naman siya. Ayan, na-reject ka na naman. Oo, tsaka, diba? Yes, I agree. May ganun siya. Na yung parang wala naman na siya sa'yo. Oh. Pero pag merong something, alam mo yung pagsugat or trauma, na yung, kunwari, dito ka nasugatan dati. Sensitive. Oo. Kahit wala na dyan yung sugat, pag nalalapit. Manipis kasi yung balat kasi malalim yung sugat. Tapos nag-heal na yung peklat. So pag hinawakan mo, alam mo yung kapamay mo. Ah, yung alam mo na, ah, dito yun. May something. Dito ka nasaktan. People would look at you and you're very successful. And, you know, that's more than enough to say na you should be putting out a book. Alam mo, ang dami nagtatanong sa akin, oh, you should write a book. Saan mo nakuha ang wisdom mo? Honestly, ha, this is not sounding cliche, religious. I'm far from being religious or holy or anything like that. I'm actually the tingnan opposite. Tingnan niyo po siya sa aeroplano, hindi siya religious. Hindi ako religious at all. Lalo pag galit na ako kay Sebi. Nako, wala na pagka-religious. Wala, hindi ako religious at all. Hindi ako holy. I'm far from that. Alam niyo, sa totoo lang, hindi niyo na kailangan basahin yung book ko. Hindi niyo kailangan, or maggawa ka ng libro. Anong libro binabasa mo? Honestly, lahat ng mga natutunan ko sa buhay, and I don't know kung paano ko na-survive yung buhay ko kung hindi ko nabasa yung Bible. Yes. Okay. Ayun lang talaga. Ang dami kong sinabing libro. Honestly, it all boils down to one book. Oo. Ang cliche nung, read the Bible, read the Bible. Kasi nung bata ako, naalala ko nun, biro mo, ganito ako nag-start magbasa ng Bible. Lying. Kasi sabi ng daddy ko, okay, hindi ka matutulog kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Magbasa ka ng one chapter a day. Grade 3 ako nun. Ganyan pa yung ang Bible namin. Biblia, Tagalog. Mm-hmm. So, wow! Acting lang akong ganun. Tapos parang hintay mo lang na parang 5 minutes na. Tapos ikaw na rin, ganun-ganun ka. Tapos pag makakita mo na yung daddy mo na, oh, tagal mo na dito. Panalo? Sarado mo na yan. Tapos na. Alam mo, natapos ko yung Bible sa pagpapanggap na nagbabasa. Hindi talaga ako nagbabasa. Tapos dumating lang yung point na nag-start na ako mag-showbiz. Tapos nag-start na yung mga rejection and all that. Nararattle na ako kasi iniisip mo, kasi lumaki akong Christian, iniisip mo na pagpasok mo sa showbiz, huh, I'm a child of God, anak ako ng Diyos. Lahat ng mga audition ko, pasado, back to back, no. So sabi ko, oh Lord, bakit ganito? Akala ko, I'm your child, I will be favored, makukuha ko yung dreams ko. Mas lalong mahirap pala yung buhay. Tapos alam mo, binuksan ko siya one time when I was 16 years old, I never looked back. Up to this day, I keep opening that Bible yeah. Every single day of my life. I don't know kung paano ko na, hindi ko alam kung paano ko ma-survive yung buhay ko noon, struggling years ko noon, tsaka ngayon, kung hindi ako nagbabasa ng mga salita dun. Because everything that is written in there is the only truth I need to know about myself. Where I came from, where I am right now, and where I'm going after this life. So, honestly, yun na lang ang basahin nyo pala. Ang dami-dami kong mga hinanap. When you read the Bible, you know what you will realize is that yung journey mo, mahahanap mo doon sa mga salita doon. Diba? Yeah, but you know, thank you because I do agree with that. The best thing to read is the Bible. But also, I just love your humility of saying that, but I'm not a finished story. Mm-hmm. It's so hard to write when parang hindi pa nga ako tapos sa sarili kong story, so paano ko ba isusulat to? But I still am looking forward. Yeah, I will wait for that, but for now, you have your Toni Talks. Mm-hmm. And I am so happy that you do that because you're featuring also awesome lives on it. Mm-hmm. Diba? Like, you're getting the stories of people on that show. So thank you for shedding some light in the YouTube space. So how did you like the vlog? How did you like my first ever collab vlog? It's no less than Miss Toni Talks. I really think that you guys are here because you've been watching out for her. She is also my most requested collab vlog. So sobra kong happy na talaga nga naman na nagkatotoo ito. But before we go, I wanted to close it properly. Well, first of all, walang proper closing yung vlog ko tsaka yung vlog niya kasi, wow, mega chika kaming dalawa. We haven't seen each other for like 10 years. Kaya naman, isipin nyo kung gaano karami yung dapat naming i-catch up sa loob ng 10 taon na hindi kami nagkita. So,
medyo non-stop chika kami nung araw na yun. Yun, yun yung reason kung bakit wala nang closing yung mga vlog namin. So I'm gonna do a proper one right now. So what did I learn from Toni? One is that humility is so beautiful to look at, especially for someone as accomplished as her. It was just remarkable to hear from somebody like Toni, who has probably a lot to share. People know her as a woman of wisdom. It was just so remarkable to hear na, but I'm not a finished story. And I guess ang lakas lang maka-comfort not. The second thing that I observed about her is her ability to listen. She's fascinated by impressive stories and lives. Lives that give up this, or lives that have taken another direction and have found peace for themselves, have found a path that is good for their own story. And I just really like that about her. She has stories to tell herself. She is already Toni Gonzaga, but she chooses to bring out the best stories of other people out there. Third thing that I noticed about her is that she's not only a great listener, but also very missional. She doesn't stop with, I'm getting this information and it inspires me. She uses it so she can inspire others as well. And this is why I think Toni Talks is such a successful endeavor. Kasi behind it all, meron siyang mission in her heart to use whatever influence God has given her to really bless others as well. Hindi siya pumapayag na siya lang yung blessed. Gusto niya, blessed din tayong lahat. And to you who's watching right now, thank you for reaching this far. If you haven't yet, please subscribe. If you like this vlog, don't forget, thumbs up nyo. And also, turn on the notification bell if you are already subscribed to me so you know if there's anything new coming out every week. Thank you for watching, and I'll see you next week. Goodbye!